Venice Beach. Noong Disyembre 2010, nagbalak ipagdiwang ang New Year sa India nina Phillips, Tony at Jenny. Sa 24 ng Disyembre, sabay silang tatlo na lumipad papuntang India. Sa wakas, nasa India na tayo! Oo nga! Sa wakas, tama ka dyan. Iniisip ko nga, hindi tayo matutuloy gaya na nangyari noong isang taon sa atin. Unang-una, i-explore natin ang India. Tapos magsasayawan at pagkaparty tayo para sa New Year. Papunta sila sa hotel, nakasakay sa isang taxi. Naipit sila sa traffic. Grabe, manghang-mangha ako sa traffic dito. Araw-araw tong ganito, miss. Masasanay din kayo. Gano'ng katagal ba kayo magbabakasyon dito sa India? Nandito kami ng 10 araw. Lilibutin namin ang India at dito na rin kami mag-celebrate ng New Year. Sa Goa ba ang punta nyo para mag-celebrate ng New Year? Yun sana ang plano nung una. Pero nahirapan akong kumuha ng hotel room sa Goa. Puno ang Goa. So, hindi ba tayo mag-celebrate ng New Year? Naghanap ba kayo ng beachside na celebration dito sa India? Ganun na nga. Bakit hindi niyo subukan ng beach sa Gujarat imbes na dun sa Goa? May mga kaibigan ako na pwedeng ayusin ang kailangan nyo para mag-enjoy kayo dito. Ano pangalan ng beach sa Gujarat? Dumas Beach. Malawak at malinis na beach. Napapalibutan ng maraming resort. Mag-i-enjoy kayo ng New Year doon. Panigurado yan. Sige, kung ganun punta tayo ng Dumas Beach. Tinawagan ng driver ang kaibigan niya at naghanda ito para sa 3 turista. Ginamit nila ang natitirang araw sa paglilibot sa syudad ng Delhi. Tinikman rin nila ang mga street food ng Delhi. Naging mabuti ang kanilang araw. 3 araw ang lumipas at papunta na sila papuntang Gujarat. Gusto kong road trip sa India. Saan ka natutuwa? Buhay na buhay at masigla kasi ang mga tao rito. Tingnan mo yung mga babae, ho. Ang ganda ng mga sari. Bakit hindi mo subukan magsuot ng sari, Jenny? Ah, gusto ko nga. Pero paano? Wala akong clue kung paano isuot ang sari. Huwag kang mag-alala. Pagdating natin sa Beachview Resort, maghahanap tayo ng para sa'yo. Totoo? Oo, bakit hindi? I love you, Tony. I love you din, Jenny. Tuwang-tuwa ang tatlong magkakaibigan sa mga pangyayari sa bakasyon nila. Pagdating ng hapon, nakarating din sila sa Dumas Beach. Ang ganda! Napakaganda talaga ng mga beach dito. Oo nga, maganda siya tuwing may araw. Pero walang may gustong lumabas dito tuwing gabi. Bakit? Sir, may mga kwento ang bawat lugar. Ang masasabi ko lang sa inyo, huwag kayong lalabas tuwing gabi. Para na rin sa kaligtasan nyo. Ang mabuti pa, dadalhin ko na kayo doon sa resort para pwede na kayo mag-check-in mga pagpahinga. Bumalik sa sasakyan ang tatlong magkakaibigan at dumiretso na sa resort. Pero may mali rito. Hindi karaniwan na walang katao-tao sa beach ng ganitong oras. Nag-check-in sila sa Beachview Resort at nag-enjoy sa oras nila rito. Masaya ang kanilang pagsasama. Hoy Jenny, nakahanap ako ng kaya mag-drape ng sari para sa'yo. Talaga? Oo, Lata ang pangalan niya at darating siya dito bukas ng gabi. Ayos! Hindi bang ha, nakabili na ako ng sari. Kulay pula, ang paborito kong kulay. Maganda. Bukas na ang New Year's Eve at magsusot ako ng sari. Tuwang-tuwa si Jenny na nasasabik na magsuot ng sari. Yinakap siya ni Tony. Kinabukasan, tinulungan nila at si Jenny na magsuot ng sari. Pakaganda ni Jenny. Wow! Jenny, ang ganda! At salamat kay Lata. Hindi ba? Napakaganda ng gawa niya. Salamat, Lata. Walang anuman, ma'am. Sige po, mauna na po ako. Iniwan ni Lata si Jenny na patuloy ang pagkamangha sa kanyang sari. Pagkatapos, ay pumunta siya sa isang party kasama ang 2 kaibigan. Sumayaw sila at nagsaya. Marami ang nainom ni Phillips. Tig-isang beer naman sila Tony at Jenny. Malapit ng maghating gabi at nagsimula na ang countdown sa big screen sa club. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Happy New Year, Tony! Happy New Year, Philip! Happy New Year! May sorpresa ako para sa'yo! Ano? Bigla na lamang lumood si Tony at naglabas ng isang singsing. Will you marry me, Jenny? Sobrang natuwa at di makapaniwala si Jenny sa nangyari. Yinakap siya ni Tony at tinanggap niya ang singsing. Yes! Binati sila ni Philip.
Pagkatapos nito, lumabas si Tony at Jenny ng resort at dumiretso na sila ng beach. Sir, wag po kayong pumunta dyan. Huwag kang magalala, okay lang kami. Pero hindi po ligtas pumunta ng beach sa gabi. Delikado pong lumabas. Babalik din kami kagad, huwag kang mag-alala. Sinubukan silang bigyan ng waiter ng babala, pero hindi nila ito pinakinggan. Dumiretso sila sa beach. Malumanay na pumapalo ang alon at malamig ang simoy ng hangin. Sobrang nabighani si Jenny at Tony sa isa't isa. At bakit hindi? Napaka-espesyal ng araw na ito para sa kanila. Ngunit hindi nila alam ang mga panganib na nagtatago sa Dumas Beach. Tiningnan ni Jenny ang mga alon nang may mapansin siya rito. Isa itong nakakagilalas na anino. Tony, may tao doon, oh! Saan? Doon! Sa may alon! Saan? Wala akong makita doon. Walang makita si Tony, pero sigurado si Jenny sa nakita niya. Biglang lumapit ang anino kay Jenny. Napakabilis ng galaw nito at dinaanan nito ang katawan ni Jenny. Sumigaw si Jenny. Ano nangyari? Okay ka lang? Patuloy ang pagtatanong ni Tony, pero hindi na sumasagot si Jenny. Ano nangyari, Jenny? Hinawakan ni Tony si Jenny, pero binitawan niya kaagad ito dahil sa sobrang init ng katawan. Mataas ang lagnat mo. Ang mabuti pa, bumalik lang tayong dalawa sa resort. Hinawakan ni Tony ang kamay ni Jenny para gisingin ito. Pero pagmulat ni Jenny, laking gulat ni Tony sa kanyang nakita. Binitawan niya agad ang kamay nito. Pulang-pula ang mga mata ni Jenny na nagsimulang nanginisik. Okay ka lang, Jenny? Umiyak na napakalakas si Jenny. Lumapit si Tony sa kanya, pero hinawakan siya ni Jenny sa leeg at sinakan. At tumawa na parang banyo si Jenny. Agad na dumating ang waiter ng resort kasama si Phillips at dalawa pang lalaki. Alam na nila agad kung ano ang nangyayari sa mismong pagkakita nila kay Jenny. Sabay-sabay na lang pinilit si Jenny na titawan ang leeg ni Tony. Ngayon, ang leeg naman ni Philip ang hinawakan niya. Sinakan ito. Sinubukan ng lahat na tulungan si Phillips. Pero huli na sila. Sinakan ni Jenny si Phillips at namatay ito. Nakakita sila ng bubid at tinalian nila agad ang mga kamay ni Jenny. Galit na sumisigaw si Jenny. Pinainom ng waiter si Tony ng tubig. Na magkamalay, nilapitan niya ang bangkay ni Phillips. Phillips! Umiyak ng umiyak si Tony at patuloy ang pag-ungol at pagsigaw ni Jenny. Hinimatay ito. Dinala si Jenny sa ospital. Sinabihan sila ng doktor na napakataas ng lagnat ni Jenny. Matapos ang tatlong araw, gumaling na si Jenny. Bakit ako nandito? Hindi ba tayo pumunta ng beach? Walang maalala si Jenny sa mga nangyari. Pinaalam sa kanya ni Tony ang nangyari kay Phillips. Hindi, Phillips! Nawalan sila ng matalik na kaibigan. Habang buhay nang mabigat sa damdamin nila ang alaala ng New Year's Eve at ang insidente sa Dumas Beach. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila mabura sa kanilang alaala ang insidente sa Dumas Beach.